Sa ayaw at sa gusto mo, Sisa, wala ka na magagawa dahil ako magdedesisyon. Kailangan mo maikasal sa Troy na yon para maisalba ang mga negosyong naiwan ng mga magulang mo. Hindi po ba dapat si Mildred pong ikakasal at hindi ako? Ano ka ba, Sisay? Hindi naman ako nararapat na maikasal sa kanya. At saka bakit pa panayreklamo mo? Gawin mo na lang ang sinabi ni Mommy. Dahil no choice ka rin naman eh. Inis pang sabi ni Mildred. Si Mildred sana nakatakdang ikasal kay Troy pero nung malaman ni Mildred na pangit pala ang pinata, ay bigla na lamang siyang umurong at umayaw. Kung kaya naman, si Sisay ang pinagtulungan ng mag-ina na ipakasal sa binata kahit hindi naman dapat. May alam kasi sina Mildred at Ginang Ason na mga bulung-bulungan patungkol kay Troy na hindi alam ni Sisay, kaya iyon ang iniiwasan nila. Ano nga kayang nalalaman nila tungkol kay Troy Bonaflor? Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Uli lang lubos na ang 25-anyos na dalaga na si Trisha na kung tawagin ay si Sisay. Mayaman ang kanilang angkan at siya na ang nakatakdang maghawak at magmanage ng mga negosyo nila ngayong wala na ang kanyang mga magulang. Dahil wala ng ibang mga kamag-anak na maaari niyang maging guardian, ay napilitan siyang doon na patirahin sa kanilang mansyon sina Tita Asonia at ang kanyang pinsang si Mildred. Pumayag naman ang mag-ina dahil una sa lahat ay magagamit nila ang mga yamang na iwan ng mga magulang ni Sisay at magpapakasasa sa pera. Sisay, kamusta na nga palang site? Sino bang inassign mong manager doon? Baka mamaya niya na ay napapabayaan ang trabaho doon dahil walang nagmamando. Kasalukuyan silang naghahapunan nang tanungin siya ng kanyang Tia Son. May nagmamando na sa kanila, Chang, si Sir Paul po. Siya pong pinadala ko doon dahil matagal na rin siya sa amin at sanay na siya sa negosyo. Magalang natugon naman ni Sisay sa kanyang tita. Siya nga pala, sa susunod na buwan ay ikakasal ka na kay Troy. Huwag ka na humindi dahil ikaw lang naman ang pwedeng maikasal sa kanya. Wika ng kanyang Tia Son. Namilog naman ang mga mata ni Sisay dahil sa sinabi ng kanyang tiyahin. Po, akala ko po bang usapan ay si Mildred dahil may nobyo na po ako. Hindi po maaaring ako, tita. Mahal na mahal ko po si Ross. Hindi ko po kayang maikasal sa iba. Pagtanggi naman ni Sisay. Si Troy Bonaflor ay isang mayamang negosyante na nakatakda na sanang ikasal sa isa kina Mildred at Sisay. Ngunit dahil may nobyo na si Sisay, si Mildred na lang naisipan nila na ipagkasundo. Ngunit base sa kwento na nakakarami, lalong-lalo na ang mga amiga ni Ason ay malupit at pangit daw si Troy kaya naman kahit hindi pa nila ito personal na nakikita o nakikilala, ay umaayaw na kaagad si Mildred. Isa pa, may lihim na gusto rin kasi si Mildred sa nobyo ngayon ni Sisay na si Ross, kaya palihim niya itong nilalandi at inaakit. Tumahimik ka nga, Sisay. Hindi porket ako ang single sa ating dalawa, ay ako nang isusubo niyo sa ganyan. At saka, may manliligaw kaya ako. At baka sagutin ko na rin. At saka, bakit nga ba akong mamumroblema sa atin? E negosyo niyo naman yan. Nandito lang kami para suportahan ka. Hindi para ipagkanulo mo sa mga bagay na ayaw naman namin gawin. Pagalit na mga sabi ni Mildred. Kaya lang naman ito nasasabi ni Mildred dahil nababalitaan niya ang pangit at masama daw ang ugali ni Troy. Pero ang totoo, yaman lang talaga ang habol nila kay Sisay at hindi totoong suportado nila si Sisay sa lahat ng bagay. Tuso rin kasi itong si Mildred at manang-mana sa kanyang inang si Ason. Oo nga, Sisay. Aba, sobra-sobra na nga itong pabor na binibigay namin sa'yo. Kung tutuusin ay dapat wala kami dito. Eh ang kaso, sa dami ng mga kamag-anak natin, kahit mayaman ka, wala nang kumukupkup sa'yo dahil masamang ugali ninyo. Pasalamat ka at nagtitiis pa kami sa'yo. Bulalas ni Tita Ason. Halos ganito araw-araw ang naririnig ni Sisay sa kanyang tita at pinsan. Eh sa katunayan ay hindi naman niya pinilit ang mga ito na doon tumira at samahan siya. Dahil kung siya lang naman din, ay mas gusto pa niya na magsolo sa buhay kaysa kasama ang mga ito. Sa kabilang banda sa halip na sumagot at makipagtalo pa, ay minabuti na lamang ni Sisay na tumayo na at umalis na lamang. Oh, siya, sige ho. I gotta go.
May mga aasikasuhin pa po ako. Maiwan ko na kayo. Saad ni Sisay at sa pagtalikod niya ay hindi na ito lumingon pa, pabalik sa mga ito kahit pinipigilan pa siya ng kanyang tita Ason dahil hindi pa siya tapos magsalita. Samantala, nakipagkita na nga lamang si Sisay sa kanyang nobyo na si Ross. Oh, mukhang bad trip ka na naman ah. Wait, huhulaan ko. Si Tita Ason at Mildred na naman yan ano? Tanong ni Ross. Huminga naman ng malalim si Sisay. Ay, may iba pa bang tao na nakakapagpa-stress sa akin? Eh bakit ba kasi hindi mo na lang sila paalisin sa bahay ninyo? Total, kaya mo naman na mag-isa. At hindi ka naman alagain na parang isang bata. Kung pwede nga lang, honey eh. Kaso, ako naman na magiging masama kung gagawin ko yon. At isa pa, matandang kapatid ni Daddy si Tita Ason. Kaya naman tumatanaw na rin ako ng pagkakilala sa kanya. At pagalang na rin, kaya naman inahabaan ko na lamang ang pasensya ko. Sagot naman ni Sisay. Tumangu na lamang si Ross. Ang inuusisa naman niya ngayon ay ang nakatakdang pagpapakasal ni Sisay kay Troy. By the way, yung about sa kasal, itutuloy mo ba? Tanong ni Ross. Napaisip naman sandali si Sisay. Nagbago biglang ang templa ng kanyang mukha dahil ang totoo ay naiipit talaga siya sa sitwasyon at hindi alam kung ano ang gagawin. I don't know, Ross. Gulong-gulo pa rin ang isip ko. Dapat kasi si Mildred too eh. Nag-usap na kami last time. Pero bigla na lang nagbagong isip niya and I have no idea kung bakit. Kaya ako tuloy ang naiipit ngayon sa sitwasyon. Kapag walang nagpakasal kay Troy, wala na kaming ibang naiisip na paraan para maisalbang kumpanyang naiwan ng parents ko. At syempre, ako rin naman ang mamomroblema dahil akong tagapagmana at sa akin iniwan ang mga negosyong yan. You know that isn't my thing, Ross. Kung sineryoso ko lang sina Daddy sa pagtuturo sa akin, edi sana wala akong problema ngayon. Edi sana kaya ko nang patakbuhin ang mga negosyo ni Daddy na mag-isa. Ay, ang hirap tuloy. Daing ni Sisay kay Ross. Wala rin namang magawa si Ross upang isalba ang kanyang nobya dahil maging ang kanilang pamilya ay may malaki rin kinakaharap sa kanilang negosyo at iyon ay sinolusyonan pa rin ng kanyang mga magulang. Hayaan mo na lang muna. Ang mahalaga ngayon ay tayong magkasama. At kung sakali mang tanungin mo o hingin mong opinion ko, syempre ayoko rin sana na matuloy ang kasal dahil sino ba namang boyfriend ang gugustuhin na makasal sa ibang kanilang girlfriend, diba? Pero ganun pa man, that's your decision. Ikaw ang magde-desisyon para sa sarili mo at hindi ako. Wika naman ni Ross. Bahagya naman ng pangiti si Sisay at lihim na nagalak dahil sa sinabing iyon ng kanyang nobyo na ayaw din siyang ipakasal sa iba. Mag-aanim na buwan ang magkarelasyon si na Ross at Sisay at masasabing mahal na mahal talaga ni Sisay si Ross. Halos kulang na nga lang iaalay niya ang buong buhay niya para sa binata. Ngunit ang hindi alam ni Sisay ay pinagtataksilan siya nito at ng kanyang pinsa na si Mildred. Palibhasay, tuso si Mildred. Madali niya naaakit at nabibilog ang ulo ni Ross. At may nangyayari na rin sa kanila. Hanggang sa isang pagkakataon ay doon na nahuli ni Sisay sina Ross at Mildred. Nanginginig ang kamay ni Sisay habang pinipihit ang doorknob ng pintuan ng silid ng kondo ni Ross upang buksan ito. Kanina pa mabilis ang tibok ng kanyang puso. Handa na siya, pero natatakot pa rin sa maaari niya makita. Merong nakapagsabi sa kanya at nakakita na nagtungo raw si Mildred sa unit ni Ross nang magkasama, kaya hindi na siya nagdalawang isip pa na puntahan ito. Ipinilig niya ang kanyang ulo at huminga ng malalim bago tuluyang pumasok sa loob. Alam din kasi ni Sisay ang password ng unit na Ross, kaya hindi na siya nag-alangan pa na buksan ito. Nang mabuksan niya ito ng matagumpay, ay tahimik siyang naglakad papasok at rinig na rinig niya ang isang malakas na tugtog na nagmumula sa kwarto na naroroon. Sa pinto pa lang ay meron na siyang naririnig ng mga boses na tila nasasarapan at nagtatawanan pa. 100% siyang sigurado na ang mga boses na yon ay kina Ross at sa kanyang pinsan na si Mildred. Nang natunto niya ng pinto ng kwarto ay doon naman nagsimulang magunahan ang kanyang mga luha sa pagpatak. Alam niyang hindi siya handa sa kanyang masasaksihan ngayon, ngunit wala siya magagawa.
kundi ang malaman ng totoo para matapos na rin ang kasinungalingan at panluloko ni na Ross at Mildred. Hindi na kinaya pa ni Sisay ang kanyang naririnig, kaya pinihit niya ang doorknob at sakto naman na bukas na pala iyon. Parang tumigil naman ang mundo ni Sisay sa kanyang nakita. Iyon ay ang kanyang nobyong si Ross, habang nasa ibabaw ng kanyang pinsan na si Mildred, at dahil malakas ang tugtog ng mga ito, ay hindi nila narinig ang pagdating niya. Sunod-sunod na tumulo ang luha niya sa pinaghalo-halong emosyon. Nakatayo lamang doon si Sisay at hindi malaman ang gagawin. Kung mag-hysterical ba siya o mananahimik na lamang. Ngunit, tila ba kusa nang nagsarado ang kanyang tenga sa maaaring ipaliwanag pa ng dalawa at saka wala na rin namang dapat pang ipaliwanag dahil huling-huli na sila ni Isay sa akto. Kaya naman umalis na lamang si Sisay at pabagsak niyang isinaradong pintuan at mabilis na tumakbo palabas sa lugar na yon habang umiiyak. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, ay narinig pa niya ang pagtawag ng kanyang nobyo sa pangalan niya. Pagkagaling doon ay sa bar na kaagad nagtungo si Sisay at doon nagpalipas ang sama ng loob. Nakakailang baso na rin si Sisay ng alak sa bar na kanyang pinuntahan at kanina pa rin umiiyak. Marami nang lumapit at sumubok na siya'y damayan dahil tila mas malakas pa sa indak ng musika sa paligid ang kanyang iyak. Ngunit kahit isa doon ay wala siyang pinansin at pilit na tinaboy ang mga ito. Nagpasya siyang tumayo kahit hilong-hilo na upang sumayaw sa gitna. "Miss, sandali lang, lasing ka na." Gulat na tawag ng bartender kay Sisay dahil kanina pa niya ito pinagsiserba ng alak. Alam niya na broken ito dahil kanina pa ito nagmumura at merong pangalang binabanggit. At iyon ay ang pangalan ni Ross. "Stop! Let me handle her." Kusang napahinto ang bartender sa paghabol kay Sisay nang humarang sa kanya ang isang lalaki. Mas matangkad ito sa kanya dahil patay-sindi ang ilaw sa bar, hindi niya makita ng maayos ang mukha nito. "Bakit ho? Kilala niyo po ba siya?" Taas kilay na tanong nito sa lalaki. Kahit na bartender lamang siya, ay ang bar pa rin nila ang malalagot kung sakaling may masamang mangyari kay Sisay. "I don't know her. Pero sa tingin ko ay ayaw na ng babae na uminom pero pinipilit mo pa rin lagyan ng inumin niya. The owner of this bar is my good friend. Pwede kitang ireklamo sa ginagawa mo." Saad ng misteryosong lalaki sa bartender. Kahit medyo malamig sa loob ng bar ay tuloy naman sa pagtulo ang pawis ng lalaki. Malamig na sabi ng misteryosong lalaki at matapos noon ay binigay niya sa bartender ang malaking halaga ng pera. Napukunot pa ang loon ng bartender hanggang sa nag-gets niya na bayad iyan sa ininom ng babae at maya-maya pa ay nanlaki na ang mga mata na ma-realize kung sino ang nakausap niya kanina lang. Hindi na rin nakaimik pa ang lalaki pero nakatulala pa rin siya sa kanyang kausap. "Hoy, bumalik ka na sa pwesto mo, ano bang nangyayari sa'yo at para ka nakakita ng multo?" Biglang sulpot naman ang kanyang katrabaho sa kanyang tabi. "Hindi multo ang nakausap ko kundi halimaw, si Sir Troy Buenaflor." Mabilis na hinanap ng mata ni Troy ang babaeng kanina pa niya napapansin na umiiyak. Sa totoo lamang ay wala sana siyang pakialam sa babae kung umiiyak man ito. Napansin lang kasi niya na kay kakaibang motibo ang bartender sa kanya at tila pamilyar din ang mukha sa kanya ng babae. Pamilyar ito dahil para bang nakita niya na ito kung saan. Sa kabilang banday, naroon naman siya para mag-unwind dahil sa sobrang stress sa trabaho. Being him who has a lot of priorities in life, ginto ang oras niya. Sa paghahanap niya ay sa wakas nakita niya ng babae. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit siya nakaramdam ng matinding galit. Galit matapos makita ang isang lalaki na nakikipagsayaw dito habang hawak ang bewang nito. Nawalan agad siya ng kontrol sa kanyang sarili at mabilis na sinapak ang lalaking yun na ikinatumba naman ito kaagad. Natigilan ang ibang mga tao na nasa tabi nila dahil sa nangyari ngunit walang pakialam si Troy at mabilis niyang hinila ang babae paalis doon kahit pa hindi naman nila personal na kilala ang isa't isa. "Who are you? Bitawan mo nga ako." Lasing na sabi ni Sisay ngunit hindi siya pinakinggan ni Troy at patuloy lang na naglakad papunta sa isang room na naroon. It has a private room para lamang sa mga bigating guests like Troy, tapos kaibigan pa ng may-ari.
At since kaibigan naman niyang may-ari ng bar na yon, ay alam niyang hindi ito magagalit kung gagamit man siya ng isang room para sa babae. Nang mabuksan niya ang room, ay dinala niya agad ang babae sa isang kwarto na naroon at iniupo ang babae sa kama. Napahilot siya sa kanyang sentido habang nakapikit dahil sa inis. Naiinis siya sa sarili dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya nagagalit nang makitang may kasayaw itong iba. Napailing na lang siya at tumalikod sa babae. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kaya magiging papel ni Troy sa buhay ni Sisay? Ano naman kaya ang gagawin ni Troy kay Sisay kung bakit dinala niya ito sa isang private room? At may tutuloy kaya ang kasal ni Sisay doon sa lalaking hindi naman niya mahal? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!